Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa paghiwalay sa amin bilang banal mula sa isang nakakakilabot na mundo na puno ng kasalanan at pinamumunuan ng kasamaan sa mga huling araw na ito na ipinasya ng Diyos. Salamat po sa dakilang biyaya ng paglilingkod at pagsunod sa Diyos sa church kung saan kumikilos ang Panginoon sa nalalabi po naming buhay at tumutulong sa amin na maipangaral ang Ebanghelyo at palaging sumasama at gumagabay sa amin sa pamamagitan ng biyaya at salita ng Diyos. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon, salamat po sa iyong pagtitipon sa amin sa harap ng Panginoon upang magpuri sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon at sa pakikipag-fellowship habang nasa banal na iglesia ng Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin ngayon, kaya pakiusap. Hawakan mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan at mahabaging mga kamay. At ingatan at gabayan mo po kami upang hindi kami magkulang sa pamumuhay sa pagsunod sa iyong salita para sa kaluwalhatian ng Diyos sa natitira naming buhay. Pakiusap, samahan mo po ang mga churches sa buong bansa at sa maraming mga churches sa buong mundo at sa lahat po ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga paghihirap sa ilalim ng biyaya, habag at kapangyarihan ng Diyos na may katapangan na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon at akayin ang maraming nawawalang kaluluwa sa Panginoon upang sila po ay maligtas at tulungan kaming maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Ituro mong po sa amin ang banal na kalooban mo, O Diyos, na nais mong ihayag sa amin at ang mga bagay na dapat namin gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tingnan po natin sa Biblia, Roma chapter 13. Roma chapter 13, verse 11 hanggang verse 14. Roma chapter 13, verse 11 hanggang 14. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Hanggang dito po. Tuwing linggo ng umaga, ay patuloy po nating pinag-aaralan kung ano ang buhay Kristiyano ng taong ipinanganak na muli. Noong nakaraang linggo, nagdaos ako ng isang Bible seminar sa Suwon Church at maraming mga newcomers ang dumating sa pagkakataong ito. Kaya naniniwala ako na marami sa mga nakinig sa salita ay naligtas. Ang pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin ay patuloy na ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming hindi paligtas na mga tao upang matanggap po nila ang kaligtasan. At dapat din po nating turuan ang mga naligtas na Kristiyano ng salita upang mabuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos sa nalalabi nilang buhay. Bilang anak ng Diyos,
dapat kayong mamuhay ng karapat-dapat. Gayun din, naniniwala ako na nararapat lamang na tayo na mga unang naligtas ay magpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng pamumuhay ng gayon upang tayo ay makitang namumuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Alam niyo, sa Biblia ay mayroong napakaraming salita ng biyaya ng Diyos na maaaring maligtas at tungkol sa kaligtasan. At kasabay nito, nagbibigay ito ng maraming salita tungkol sa kung ano ang buhay ng Kristiyano pagkatapos na maligtas. Ang pagiging ligtas ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay tapos na, kundi ang buhay bilang anak ng Diyos ay nagpasimula na dahil natanggap na natin ang isang bagong buhay. Nabubuhay pa rin tayo sa mundo, subalit tayo ay mga taong makalangit. Tayo ay mga tagalangit, kaya sa Filipos 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sinasabi dito nasa langit, tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mundong ito ay sama-sama, subalit tayo ay sa Diyos. Ang mundo ay nasa kadiliman at tayo ay nasa liwanag. Ang mga tao sa mundong ito ay nakatadhana sa puot at paghatol ng Diyos. Subalit tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos at tayo ang mga taong papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, tayo ay inihiwalay sa mundong ito. At kailangan nating mamuhay ng hiwalay, hindi lamang sa salita, kundi sa katotohanan. Kaya itinuturo sa atin ang Biblia kung paano mamuhay bilang isang ligtas na Kristiyano at dapat nating matutuhan ito at mamuhay ayon sa salita. Ang mga nakakakilala sa Diyos ayon sa Biblia ay sumasampalataya kay Jesus ayon sa Biblia, naligtas ayon sa Biblia, at mamumuhay ayon sa Biblia at makakapasok sa kaharian ng Diyos ayon sa Biblia. Hindi makatuwiran sa atin na okay lang, ligtas na ako ngayon, at pagkatapos ay mamumuhay ng kaswal, tapos ay pupunta sa langit. Ang mga talatang ito ay hindi malabong kaalamahan o teorya lang, kundi katotohanan. Kaya, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay isang katotohanan, at ang kaligtasan na nakamit sa pamamagitan ni Jesucristo ay isa ring katotohanan ng gawain ng Diyos. Ito ay isang kamanghamanghang katotohanan, isang himala na tayo ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. At matapos na maligtas, ang ating buhay ay hindi lamang batay sa ating sariling sigasig at pagsisikap, kundi habang lumalapit tayo sa Diyos, habang nananalangin at nakikipag-fellowship sa iba pang mga naligtas na banal, at ang ating puso at buhay ay binabago sa araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya lumalago ang ating pananampalataya at mabubuhay tayo ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Kaya gaya ng sinasabi, kapag ang isang butil ay tumubo at nagbunga at naging butil, ganito din, ang mga taong naligtas na gaya ng butil ay titipunin sa kamalig ng langit. Ngayon, nais kong ibahagi po sa inyo ang salita tungkol sa kung ano ang buhay ng isang naligtas na Kristiyano at kung ano ang buhay na hiwalay sa mundo batay sa mga salitang nabasa po natin ngayon. Sa Roma 13:11, bukod dito, alam ninyo, sabi dito, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Ang mga salitang sinasabi sa mga ipinanganak na muli ng mga Kristiyano, alam ninyo ang panahon. May mga bagay na ginagawa ang Diyos ayon sa panahon. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa hinatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha at itinayo ang tore ng Babel, nagkaroon po ng isang panahon.
Tinatawag natin ang panahong iyon na panahon ng budhi at panahon ng pagbaliwala. Pagkatapos, sa panahon ng walang naghahanap sa Diyos, si Abraham ay pinili at ang kanyang mga ina po ay espesyal na pinili sa mundong ito bilang isang bayang pinili ng Diyos. At ang panahon mula kay Abraham hanggang sa panahon ng pagdating ni Jesus ay itinatag. Ito ay tinatawag na ang panahon ng piniling bayan. Ang panahon ng kautusan. Ito ang panahon na espesyal na pinamamahalaan ng Diyos ang mga Israelita. Pagkatapos ay dumating si Jesus. Ito ang panahon ng biyaya. Ang ebanghelyong ito ay ipinangaral hindi lamang sa Israel, kundi maging sa buong mundo. At ang sinumang nakaunawa ng biyaya ng Diyos ay maaaring maligtas at ang mga naligtas ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos at Espiritu Santo. Tiyak po, nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon ng biyaya na ito, kaya alam ninyo ang panahon. Iba-iba ang pamumuhay ng mga tao ayon sa pagbabago ng panahon, hindi po ba? Dumating ang panahon ng tagsibol, dumarating ang tag-init, taglagas, at dumarating ang taglamig. Dahil alam natin ang panahon, kailangan nating maghanda ng angkop para dito. Halimbawa, kapag malapit na ang taglamig, kailangan maghanda ang mga magsasaka para sa taglamig. At pag sa tagsibol naman, kailangan nilang maghanda para sa panahon, para sa trabaho ng naaayon. At depende sa klima, may mga mainit na panahon, tag-ulan at bagyo. Kailangan nating maghanda para dito, hindi po ba? Alam ninyo ang panahon. Ito ang pinakaangkop na salita para sa ating panahon. Kailangan ninyong malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa bawat panahon at maghanda tayo ng ayon sa mga panahong iyon. Kaya nga sinabi ni Jesus, kaya kayo rin, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, ay nalalaman ninyo na malapit na ito sa mga pintuan. Kapag nangyari ang mga bagay na ito, alam natin na malapit na ang katapusan ng mundo, na malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon. Maaring maraming ganitong mga salita sa Biblia, hindi po ba? Kaya nga sinabi rin sa unang Pedro, sa chapter 4, sa verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya sa araw na dumating ang Panginoon, ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na rin. Sinabi ito ni Jesus upang maging handa tayo kapag malapit na ang araw na iyon. Alam ninyo. Ano po ang alam ninyo tungkol dito? Mula nang sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaya sa loob ng 2,000 taon, ang ebanghelyo na nagsimula sa Jerusalem ay naipasa hanggang sa Europa at sa lahat ng bahagi ng mundo. At ito ay dumating dito sa atin ng may kaunting pagkaantala. Ito ay nasa dulong silangan na. At sinabi rin dito na ang ebanghelyo ay ipapangaral hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkatapos ay darating ang wakas. Sa panahon ng lumang tipan, ang Bibliyang ito ay naisulat gamit ang wikang Hebreo at Aramaiko. At ang bagong tipan ay naisulat gamit ang wikang Griego. Ngayon, ang Bibliyang ito ay naisalin na sa mahigit 3,400 na mga wika. Kaya walang sino man ang maaaring magdahilan na magsasabi, eh hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na manampalataya sapagkat hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mapakinggan ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Isa rin itong tanda na malapit na ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya nalalaman natin na si Jesus ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagkapako doon sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. At pagkatapos ay naikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. At kapag bumalik na ang Panginoon sa katapusan ng panahon,
kukunin niya ang mga naligtas na banal patungo sa kaharian ng Diyos at huhukuman ang mga hindi sumampalataya hanggang sa katapusan. Kaya nalalaman natin na sa pamamagitan ng Biblia kung nasa ang panahon na po tayo nabubuhay. Ang agham ay umuunlad, ang sibilisasyon ay umunlad na rin, ang sining at kaalaman ay umunlad na rin, at ito ay mas uunlad pa, gaya po ng pagtatayo ng tore ng Babel. Sabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taloktok nito ay hanggang sa langit. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Nagtayo sila ng tore ng Babel na para bang magagawa nila ang lahat ng bagay na wala ang Diyos. Hindi ba nakamamangha na yung agham at sibilisasyon ay umuunlad na ngayon at sa lahat ng bahagi ng mundo? Iniisip nila na may darating pang mas mabuting mundo sa hinaharap. Ang mga makina na gumagamit ng gasolina ay inaalis na at nasisilabasan na ngayon ang mga sasakyan na pinapatakbo ng kuryente at yung mga self-driving na mga sasakyan na hindi na nga kailangan ng driver. Yung mga taxi na hindi na lamang sa mga kalsada tumatakbo kundi nakakalipad na rin sa ere kapag traffic. Posible na ma-develop ang ganitong klase ng sasakyan. Makakarating ka kahit saang lugar sa mundo sa maikling oras sa pamamagitan ng air travel. At ang sining ay labis na umuunlad at lahat ng mga pinapangarap ay natutupad na ngayon. Gaya po ng langit dito sa mundo, ang mga skyscrapers o mga gusali ay pataas ng pataas. Ang mga kamanghamanghang bagay ay nangyayari na po dito sa mundo. Gaya po sa Isaiah sa chapter 5, kahabag-habag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay, nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawala ng pagitan at kayo'y patirahing nag-iisa sa gitna ng lupain. Kaya yung mga hindi interesado sa mga gawa ng Diyos, kahit na naghahanda na sila ng lira at ng alpa, pandereta at lauta at mga alak sa kanilang mga kapistahan, gumagawa sila ng lahat ng klase ng bagay sa mundong ito at nagsisikap na mabuhay ng mag-isa dito sa mundo magpakailanman. Subalit sinasabi sa kanila ng Diyos, kahabag-habag sila. Sapagkat sa mga huling araw, yung mga huling araw ay malapit na. Wala silang interes sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sapagkat nahihibang sila sa kung paano mabubuhay ng maayos dito sa mundo. Ano ang ginagawa ng Diyos? Nilikha ba ng Diyos ang mundong ito at ang mga tao ayon sa larawan ng Diyos upang ibigay lang sa mga taong ito ang mundo kung saan sila magdurusa, gagawa ng kasalanan, makikipagdigma, mamamatay at maghahanap ng mas maayos na buhay dito sa mundo? Tiyak po na hindi ganun. Kahit ano paman ang mangyari dito sa mundo, ang plano at layunin ng Diyos ay malinaw. Inihahanda niya ang mga tao na pupunta sa walang hanggang langit. Kapag ang mga tao na pupunta sa langit na naligtas sa pamamagitan ng biyaya na nakay Kristo Jesus na namatay sa krus at muling binuhay ay handa na, ang mundong ito ay magwawakas kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa buong mundo. Darating ang wakas at ang katapusan ng mundo. Sa panahon ni Noe, ang mundo ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig. Sa 2 Pedro 3:7, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ipinakita ng Diyos kay Pedro kung paano paparusahan ang mundo sa pamamagitan ng Sodoma at Gomora, kung saan pinarusahan sila sa pamamagitan ng apoy at asupre. Kapag hinatulan na ng Diyos ang mundo sa katapusan ng panahon, hindi gagamit ng apoy at asupre na kagaya ng sa Sodoma at Gomora. Gagamitin ng Diyos ang mga sandatang nuklear na ginawa ng mga malalakas na bansa. Mayroong 8 malalakas na bansa ang gumawa ng mga nuclear weapons at sinasabi ng North Korea, mayroon din kaming mga nuclear weapons. Talagang sila ay gumawa ng nuclear weapons. Ang Russia ay mayroong pinakamaraming nuclear weapons ngayon. Sinasabi na ang Russia ay mayroong mahigit 7,000 na mga nuclear weapons na sinusundan ng United States na mayroong 6,800. Subalit ang United States ay tila nagkaroon ng mas makabagong mga sandata na. At maraming mga bansa ang mayroong mga nuclear weapons. Bakit sila gumagawa ng nuclear weapons?
Sinasabi nila, hindi naman daw ito gagamitin. Huwag ninyo kaming gagalawin. Mayroon din kaming nuclear weapons. Kung ikaw ay mayroong nuclear weapons, maaari mong takutin ang mga bansa na may nuclear weapons at gamitin ito sa digmaan. Subalit, ang mga bansa na mayroong nuclear weapons ay minamatsyagan nila ang bawat isa kung ang ibang bansa ba ay nagpaplano na magpalipad nitong nuclear weapon. Minuto lang ang bibilangin bago makarating ang isang nuclear missile sa pinupuntirya nito. Hindi sila maghihintay na atakihin ang nuclear weapons at tumatay. Kaya magpapalipad din sila ng nuclear weapon. Kaya nga, mayroong kasabihan na tinatawag na hindi sinasadyang digma ang nuclear. Ayon sa mga balita, mayroong 16 na insidente ng di sinasadyang digma ang nuclear na muntik nang lumipol sa sangkatauhan ng hindi man lang natin namamalayan. Ang mga naibabalita lamang sa publiko ay nasa 16 na kaso lamang. Isang mechanical failure lamang o isang maling akala lamang ay maaari itong humantong sa digma ang nuklear. Isang bagay lang na alam ko, mahabang panahon na po nakakalipas. May isang impormasyon na dumating sa Russia na ang United States daw ay nagpalipad ng nuclear missile patungong Russia. Kaya ang Russia ay nagpasimula ng countdown upang magpalipad ng nuclear missile patungong United States. Nagumpisa na po itong orasan at ang pagkawasak ay mangyayari sa ilang segundo lang. At pagkatapos ang mga missile ay lilipad mula sa Russia papuntang United States. Subalit sa oras ng countdown, ito ay biglang itinigil. Ang dahilan ay nalaman nilang hindi naman pala nagpalipad ang United States ng nuclear missile patungong Russia. At natuklasan nila na ang bansang ito ay nagpalipad lamang ng isang weather satellite. Subalit, ang Russia ay nagkamali ng akala. At ang akala nila na ito ay isang nuclear missile na pinakawalan ng United States. Maaring naging sanhi ito ng malaking sakuna. Kung nagpalipad ng nuclear missile ang Russia patungo sa United States, kaagad nagaganti ang United States. Kaagad po nagaganti ang United States bago pa man bumagsak yung missile ng Russia sa United States. At pagkatapos, ang lahat ay mamamatay. Alam ng lahat na itong digmaang nuklear ay isang digmaan kung saan walang panalo. Mga talunan lamang ang mayroon dito. Sapagkat lahat ay mamamatay. At kapag ang isang bansa ay gumamit ng kanilang nuclear missile, gagamitin din ng iba pang mga bansa ang kanilang nuclear weapons. Sapagkat ito ay isa ring banta sa kanila. Kaya nga, ayon sa isang artikulo na nabasa ko, na kung magkakaroon ng nuclear war sa ibang lugar, magkakaroon din po ng sunod-sunod na pagsabog at ang mundong ito, itong mundong ito ay mawawasak sa loob lamang ng 30 minuto. Hindi ba't nakakatakot po ito? Sinasabi ng mga eksperto na ang mundo ay hindi lamang 100 beses, kundi ang mundo ay masusunog ng mahigit 100 beses. Ngayon ay nabubuhay tayo sa nakakatakot na panahong ito. At gaya ng alam na ninyo, sinakop po ng Russia ang Ukraine at iniisip natin na ito ay matatapos kaagad sa loob ng ilang araw lamang. Subalit, ito ay umabot na sa mahigit 1 taon. Kaya sinasabi ng mga sundalo ng Russia na 100,000 na tao ang namatay, hindi lamang 10,000. Ngayon, ang bansang Ukraine ay nagpapasabog ng mga long-range bomb sa sentro ng lupain ng Russia. Kaya ang Ukraine ay hindi naman mahina. Pinasabog nila ang 2 malalaking barkong pandigma ng Russia. Ngayon, ang Russia ay nagkukulang na ngayon sa mga sundalo. Kaya puwersahan silang nagre-recruit ng mga reserbang sundalo. At ang mga kabataan sa church natin sa Moscow, sa Russia, sila ay tumakas na sa ilang mga lugar sapagkat maaari silang mamatay kung maisama sila sa mga reserbang puwersa. Minsan ay sinasabi ni Putin, gagamitin na namin ang pinakahuling sandata. Ano po yung pinakahuling sandata?
Nananakot na po sila na gagamitin na nila ang kanila pong mga nuclear weapons. Ang China ay nagpasimula na rin ng digmaang pang-ekonomiya at digmaang pangkalakalan laban sa US. At ngayon ay sumisigaw na makikipagsagupaan sila sa US sa pamamagitan ng kanilang pwersa. Sinasabi na sasakupin nila ang bansang Taiwan ng pwersahan. Tapos sumagot ang US, hindi kami tatayo lamang at manonood. Kaya sa kalagitnaan nito, sinasabi naman ng North Korea, mayroon din kaming sandatang nuklear. Kaya ang Amerika, yung mga American scientists, ay inilagay ang doomsday clock sa 90 segundo bago mangyari ang doomsday o yung araw ng katapusan. Ngayon ay hindi na sila magbibilang gamit ang minuto kundi segundo na. Ito ay hindi na po biro. Subalit maraming tao ang hindi ito pinag-iisipan. Sabi nila isang mabuting mundo ang parating, isang mabuting mundo upang manirahan, isang masayang mundo ang parating. May darating pang ganitong mundo? Base po sa aking opinyon, hindi ko iniisip na matagal pa ang katapusan ng mundo, na para bang ang mundo ay magwawakas sa ating panahon na po ngayon. Hindi po ganito ang gusto kong sabihin, subalit kung titingnan po ninyo sa Mateo chapter 24, magmula verse 32 at sa mga susunod na talata, ang pagpapanauli ng Israel at ang pagdating ng Panginoon ay mangyayari sa loob lamang ng iisang henerasyon. Gayun din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Isang salinlahi mula sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Isang salinlahi ibig sabihin ay ang mga tao na nabubuhay sa henerasyon po na ito. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay hindi lilipas. Hindi ibig sabihin na mananatili lang ang salita, kundi ito ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay matutupad. Tayo, tapos ano po ang mangyayari sa huli? Ang mundo ay magdalaho. Dito sa lupa, ang lahat ng salita ng Diyos ay matutupad. Ngunit, nabubuhay tayo sa mga panahong ito. Dapat malaman ito ng mga Kristiyano. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi iniisip ang tungkol dyan. Sabi nila, hindi pwede. Kahit anong sakuna ang nangyayari sa mundo, sinasabi nila, hindi pwede. Sa Lucas chapter 21, kapag kayo'y nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako'y magkakaroon ng taggutom at mga salot. Hindi ba't may malalakas na lindol? Kumakailan lang, humigit 50,000 katao ang namatay sa lindol doon sa Turkey, sa pagkakataon po na ito. At marami pa sana ang mamamatay. Ilang taon na nakakalipas, isang lindol ang tumama sa Haiti at pumatay ng 230,000 katao. Ang ganitong mga lindol ay patuloy na nangyayari. Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng taggutom. Taggutom, marami mga tao ang namamatay sa gutom dahil sa matinding panahon na hindi man lamang napapansin maging ng ating sarili. Taggutom at mga lindol at mga sakit. Merong epidemya. Hindi ba napakaraming tao ang namatay sa buong mundo sa isang iglap dahil sa COVID sa loob ng mahigit 2 taon? Wala pang katulad nito sa kasaysayan. Bagamat may mga epidemya noon, ang mga ito ay limitado lamang sa ilang rehiyon at natatapos lamang sa isang tiyak na panahon. Gayunpaman, para sa COVID, ang buong mundo ay nahawaan at sa palagay ko, ito ay isang babala po sa atin. Hindi na mauulit ang ganoong bagay sa inaharap. Sino makakapagsabi nito ng sigurado? Isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa dito ang maaaring maganap. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Ang mga ito ang mga tanda ng katapusan. Ngayon, alam ninyo ang panahon. Alam niyo po ang panahon ngayon. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Sinasabi po ng Biblia, alam ninyo ang panahon na ngayon, oras na upang magising sa pagkakatulog. Sa Efeso 5:14, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay.
at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. Ang patay ay tumutukoy sa mga hindi ligtas, at ang mga natutulog ay ang mga ligtas ngunit namumuhay ayon sa kanilang sariling laman, at ang kanilang mga isipan ay nasakop ng mga makamundong gawain. Ang dami kong panaginip kapag ako ay natutulog. Nanaginip din po ako kagabi. Pero ngayon hindi ko na maalala ang anumang bagay doon. Ito ay mga panaginip na walang kabuluhan. Hindi ko po alam kung bakit ako nananaginip ng ganoon. Anyway, kung ikaw ay tulog, hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Hindi mo alam kung nasaan ka na. Hindi mo alam kung anong oras na. Sa pagtulog, ang pangit po natin. Hubad ka ngunit hindi ka nahihiya at nananaginip ka ng walang kabuluhang panaginip. Inilalarawan po ng Biblia ang mga taong naligtas ngunit labis-labis sa makamundong mga gawain at namumuhay ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip na sumusunod sa kanilang mga pagnanasa sa mundo bilang mga natutulog. Kaya ang mga tumanggap ng kaligtasan ngunit nabubuhay lamang para sa laman at nananaginip ng mga walang kabuluhang panaginip ng mundo. Pakiusap, huwag kayong magkaroon ng walang kabuluhang panaginip. Ang panaginip habang natutulog ay natatapos at nawawala kapag nagising ka na. Sinasabi pa rin ng mga tao na dapat tayong magkaroon ng magandang mga panaginip. Ngunit ang mga Kristiyano ay mayroong ibang panaginip. Ang panaginip na ibinibigay ng Diyos ay banal na panaginip. Ngunit ang mga tao sa mundo ay nangangarap lamang kung paano kumain ng maayos at mabuhay ng maayos sa walang kabuluhang mundong ito. Alam ninyo ang panahon. Na ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Oras na upang magising. Kapag oras na upang gumising, kailangan mong gumising. Hindi po taba na natutulog ka ng mahimbing bagaman ang araw ay sumikat na ng mataas sa umaga at ang araw ay sumisikat sa mga mata sa pamamagitan ng bintana. Hindi ho. Mayroon pong ganitong himno. Time to sleep has passed away and it's time to awake. The Lord of glory shall come soon. Kaya ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan. Itong kaligtasan ay kaligtasan po ng ating katawan. Ito ang pagdating ng Panginoon. Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, ang ating kaluluwa na patay sa mga pagsalansang at mga kasalanan ay nabuhay at ang ating kaluluwa ay nakatanggap ng kaligtasan. Ito po yung maipanganak muli. Ngunit ang kaligtasan dito na matatanggap natin kapag dumating ang Panginoon ay ang kaligtasan ng katawan. Kaya't ang katawan ay magiging maluwalhati tulad ng Panginoon. Ang mga patay ay muling mabubuhay sa walang kasiraang katawan at ang mga buhay buhay ng mga Kristiyano ay bigla ang mababago sa isang banal at maluwalhating katawan. Sa palagay ko, ang Panginoon ay darating po bago ako mamatay. Sinasabi ngayon sa akin ng mga kapatiran, Pastor, dapat maging malusog ka po, dapat mabuhay ka po ng matagal. Nag-aalala po sila na nalalaman na ako ay matanda na. Kaya sinasabi po nila ito. At pagkatapos ay sinasabi ko, oo, sasamahan ko pa kayo. Pagkatapos ay sinasabi po nila, ay opo, dapat po samahan niyo kami. At sa tingin ko, siguro mangyayari po yung ganun. Dahil ang araw ng muling pagdating ng Panginoon ay talagang malapit na. Talaga po. Tulad ng ilang dekada mula ngayon, sa tingin ko ay hindi na magkakaroon ng ganoong karaming oras. Ngayon, alam niyo ba kung gaano kabilis nagbabago ang mundo? Ang science ay umuunlad. Ang sibilisasyon ay umuunlad. Ang sining ay umuunlad. At ang kasalanan ay mas mabilis na umuunlad kaysa dito. Ito po'y sobrang nakamamangha ngayon. Ang pinakamasamang moral na kasalanan ay ang sexual na kasalanan. Tama? Pero ngayon po, gaano sila kalaswa sa pakikipagtalik? Ang mga nag-iisang ina, tinatawag natin silang mga single mother. Ang mga tao ay nanganganak nang hindi nagpapakasal at mayroon pang mga nagpapalaglag. Wala na po akong masabi pa dito. Ito'y makamundo. Nakakatakot. Natatakot po ba kayo sa mga nakakahawang sakit?
Higit pa dito, ang puso ng mga tao ay nabubulok, sila ay mandaraya kaysa lahat ng bagay, sila ay lubos na masama. At ngayon, ito po'y panahon ng pagiging bukas na sexualidad, ang panahon ng sexual na kalayaan, panahon ng sexual na kasiyahan. Ngayon ang panahon ng homosexual, pagiging legal ng same-sex marriage. Sabi pa nila, marangal na LGBTQ. Ano po yun? Anong sinasabi po nila? Ang pagpapalaglag po ay hindi na rin kasalanan ngayon. Ang pangangalo niya ay hindi na rin po itinuturing na kasalanan. Yung homosexuality, ipinagmamalaki na nila ito. Sabi nila, kami ay mga bakla. Same-sex marriage. Ang mga tinatawag na ngayong maunlad na bansa ay nag-aagawan na gawing legal ang same-sex marriage sa mga bansang ipinagmamalaki na napaunlad na nila ang kanilang sibilisasyon. Ang isang pari po sa Roma, nagmamalaki na siya isang bakla daw. Ito po'y kakaiba. Sinasabi ng Biblia na ang homosexual ay dapat na batuhin hanggang sa mamatay. Dahil naroon na rin ito noon pang nakaraang mga panahon. Ngayon ito ang pinakamasamang kaso na. Gaya ng Sodoma at Gomora ay puno ng mga kasalanan, ngunit alam po ninyo, ang huling pagpapasya ay wasakin ang Sodoma at Gomora. Ang dalawang anghel ay pumasok sa lungsod ng Sodoma at Gomora, tama po ba? Narinig ang sigaw na ang kasalanan sa lungsod ng Sodoma ay napakalubha, kaya ang dalawang anghel ay pumunta upang tingnan kung ano ito, saan yun ang tao. Kaya nanatili sila pansamantala sa bahay ni Lot ng gabi. Ngunit biglaan ang mga tao sa lungsod ng Sodoma ay pumalibot sa bahay. Sabi nila, saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila. Ano pong sinusubukan nilang gawin? Marahil dahil mga anghel sila, sila ay mukhang magandang lalaki. Sinisikap nilang ilabas sila at pwersahang gagahasain. Kaya't ginawang bulag at pag-alagala ng mga anghel ang lahat ng nasa paligid nila. Pagkatapos ay sapilit ang kinaladkad si Lot at ang kanyang pamilya palabas at pinataka sila. Kapag natapos na ang araw, ang lungsod ng Sodoma ay wawasakin. Magmadali kang tumakas. Kaya nagpasya silang wasakin matapos silang makita ang pangyayaring iyon. Ang mga gumagawa po ng homosexuality, ito ang pinakamasamang kaso. Maraming kasalanang moral, ngunit iyon ay isang kasuklam-suklam at masamang kasalanan na pinaka-kinamumuhian ng Diyos. Sila ay nawasak sa pamamagitan ng apoy at asupre. Alam niyo po yung Pompeii? Ang bundok po, yung bulkan ng Vesuvius sa tabi ng Pompeii, sumabog po ang bulkan na ito at pumailan lang ang mga abo ng bulkan na tinakpan ng Pompeii. Ang Pompeii ay natatakpan ng abo ng bulkan at lahat sila ay lumitaw pagkatapos na alisin yung abo ng bulkan. Hindi ho ba? Napanood niyo po ito? Isang malaswang lungsod. Nakapunta na po ako sa Pompeii habang naglalakbay ako. Mayroon ding sign na nagtuturo sa daan patungo sa lungga na nagbebenta ng aliw. Sa bahay tulad ng sinasabi nila sa mga araw na ito, ito ay isang, sabi nila, drawing room daw. Mga malalaswang larawan, malalaswang iskultura. Nag-drawing sila ng mga bagay sa sala na kapag nakita mo, mag-iinit yung mukha mo. At nililok pa nila ito. Kaya madalas, hindi nila ito ipinapakita sa mga manlalakbay. Ngunit, kung titingnan po ninyo yung mga magazine, lahat ay naroon. Kaya tinakpan ito ng Diyos. Ang lungsod ng Managa sa Central America ay isang malaswang lungsod din. Ngunit ito'y nawala sa lupa. Alam niyo po ba yun? Ngayon, ang kasalanan ay umabot na sa tuktok at ang paghatol ng Diyos ay naipasya na. Kaya tayo, ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Tayo po, ang mga taong naligtas ay dapat nagising na mabuti. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo'y magpakatino at magpigil. Kung sasabihin ng mga taong ligtas, na, talaga ba? At susubukang mabuhay katulad ng mga makamundong tao,
Kung gayon, sila ay mga taong wala sa isip. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang ating kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Nang una tayong sumampalataya, nang tayo ay maligtas, nang ang ating kaluluwa ay tumanggap ng kaligtasan. Ngayon ay naghihintay tayo para sa katubusan ng ating katawan. Ang pagtubos sa ating katawan. Kung titingnan po ninyo sa Filipos 3:21, kapag dumating na ang Panginoon, magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya katulad ng isang nakakapandiring uod na nagiging paru-paro at lumilipad palayo. Ngayon, bagaman ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito na ang hamak nating katawan ay babaguhin sa maluwalhating katawan, ngunit ito ay tila ayaw isipin ng mga tao. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. Gaano kalapit? Sa katunayan sa panahon po natin, kapag sinasabi ko ito, sabi ng iba, ay masyado ng maraming beses na sinabi yan. Paano ito naging sobra? Ito ay salita ng Panginoon. Sa palagay niyo po ba'y magwawakas ang mundo pagkatapos ating mabuhay ng matagal mula ngayon, tapos na tumanda, tapos mamamatay? Maging handa kayo. Gaano karaming ganyang salita ang naririto? Maging gising kayo. Bakit kayo natutulog? Kaya nga kung titingnan po ninyo sa verse 12, Roma 13 verse 12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Ang dahilan kung bakit ang araw ay malapit na, dahil sinasabi na ang gabi bago ang umaga ay ang pinakamadilim. Alam niyo po ba ito? Ito ang pinakamadilim bago sumikat ang umaga. Ang pinakapuno ng kasalanan ay bago ang ikalawang pagdating ni Jesus. Ang gabi bago mag-umaga ay malalim na gabi. Ang gabi ay malalim. Ibig sabihin, pinakamadilim ngayon. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Ngayon, huwag po tayong matulog gaya ng iba. Iwaksin ang mga gawa ng kadiliman. Isakbat ang mga sandata ng liwanag. Kapag madilim sa gabi, natutulog tayo na nakasuot ng pajama. Maaari rin tayo matulog na nakahubad. Ngunit ano ang dapat nating gawin ngayon kapag umaga na? Maglilibot ka pa rin ba na nakapadyama? Dapat tayo magbihis ng maayos, maglibot ng tama para wag tayong mapahiya. Kaya naman iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Kaya ngayon, maraming mga salita ang katulad nito sa Biblia. Sa Efeso 5 verse 8, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Nabubuhay tayo sa kadiliman bago tayo maligtas. Ang mga nasa kadiliman, hindi nila nalalaman ang kanilang landas. Kaya ngayon, si Jesus ang ilaw, at kung titingnan po ninyo sa Juan chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Si Jesus ay ilaw ng buhay. Natanggap natin ito nang tayo ay naligtas. Tayo ay naging liwanag sa Panginoon. Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. Ang mga tao ay gumagawa ng mga kahiyahiyang bagay mula sa madidilim na lugar, gaya sa gabi. Subalit isakbat natin ang mga sandata ng liwanag. Bakit ito ang sandata ng liwanag? Ang baluti ay ang isinusuot ng mga mandirigma kapag sila ay pumupunta sa digmaan upang hindi tamaan ang mga palaso ng kaaway. Ito ay isang digmaan laban sa sanlibutan. Ang mga ligtas ay wala na sa kadiliman. Isinuot na nila ang mga sandata ng liwanag at lumalaban laban sa kapangyarihan ni Satanas at sa puwersa ng kasalanan laban sa sanlibutan. At ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, sa verse 13. Maayos. Katulad kapag tayo ay natutulog ng walang nararamdamang hiya, ngunit pagising ay disente tayong nagsusuot ng damit upang hindi tayo mapahiya. Naghihilamos ng mukha, naglalagay ng make-up, nag-aayos ng buhok, tumitingin sa salamin, nag-aayos. Ang kalagayan ng puso ng isang tao ay hindi maaaring maging malinis sa liwanag ng salita ng Diyos kahit na nagsisikap ang isang tao na gawin iyon. Kaya kahit sa 1 Pedro chapter 3, sabi ng Biblia, sa halip ay ang panloob
na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Panloob na pagkatao. Ang nakikita ng Diyos ay ang ating puso. Tayo'y dapat kumilos ng disente. At lalong-lalo na sa paningin ng Panginoon, huwag sa kalayawan at paglalasing. Ang maging malayaw ay walang kabuluhang buhay. Ang ligtas ay hindi dapat kumakain ng lahat ng gusto nila at umiinom ng alak. At pagkatapos ay makikipag-usap at nagagalak sa kanilang mga makamundong mga kaibigan. Tumatawa sila tulad ng mga tagasanlibutan. Hindi po dapat ganito sa atin. Kaya kahit na sa ating mga salita, sa ating mga saloobin, sa ating kinikilos, hindi dapat po ganun. Sabi yan, sa kalayawan, kahalayan ay mapagpasyahang pamumuhay para sa kanyang kaginhawahan. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan. Kayo po ay wala na sa inyong katinuan kapag kayo ay lasing. Ito ang simula ng kahalayan. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Ngayon, ang keyword na ito ay kalaswaan at kahalayan ay patuloy na inuulit-ulit sa Biblia. Ang kalaswaan ay isang buhay na masama sa sexual. Sa panlabas, ang mga tao ay nagpapanggap na malinis, subalit sa panloob, ginagawa nila ang lahat ng kasamaang iyon ng patago. Dapat hindi ito mangyari, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Ang Panginoon ay nakatingin sa inyo na bukas ng malaki ang kanyang mga mata. Huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugo. Ang tao ay nakakaramdam ng paninibugo, nakikipag-away at naiinggit. Kahit na ang mga nagsasabing sila'y ligtas, kung may isang bagay na hindi sakto sa kanilang mga pakiramdam, sila ay namumula at nagsasalita ng mga masasakit na salita. Ang ilang mga brothers ay nanununtok pa ng iba gamit ang kamao. Ganito ang ilang mga naligtas. Pero bakit? Si Jesus ay kapantay ng Diyos sa tagapaglikha at hari ng mga hari. Ngunit kahit si Jesus ay nahatulan ng kamatayan na parang isang makasalanan, hindi siya sumagot kahit isang salita. Ang mga sundalong Romano ay naglagay ng koronang tinik sa ulo ni Jesus. Mabuhay hari ng mga Hudyo, sabi nila. Siya ay nilibak, hinampas sa kanyang ulo gamit ang pamalo sa kanilang mga kamay. Dinuraan siya. Ngunit si Jesus ay nanatiling tahimik. Nanatili siyang tahimik kahit dinuraan pa siya sa mukha. Sinabi ba ni Jesus, kilala mo ba kung sino ako? Nang siya alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Kahit na sila na naniniwala kay Jesus, ang kanilang saloobin ay lalabas kapag sila'y napipikon. Bakit nagagawa ito? Kahit na ininsulto ka ng hindi patas, tiisin mo lang. Gagantihan ka ng Diyos. Ngunit kapag hindi mo ito matiis, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Kaya't nakikipagtalo at nakikipag-away na. Kaya huwag sa mga away at paninibugho. Huwag sa mga away at paninibugho. Sinasabi po ng Biblia, nakikiusap sa atin, huwag makipag-away. Huwag makipag-away sa pamilya, kahit sa church, brothers sa brothers, sisters sa sisters. Ay naku, sa ilan ay talagang natatakot po ako. Sila'y mababangis. Mabangis po sila. Gaya sa ikalawang Timoteo chapter 3, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian.
sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis. Mababangis po sila. Hindi ko alam bakit sa katapusan ng panahon, ang mga tao'y nagiging napakamabangis. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang pagnanasa ninyo. Nito, isuot ang Panginoong Hesukristo. Ano po ang isuot ang Panginoong Hesukristo? Ito'y mabuhay tulad ni Jesus. Kapag ang mga tao'y nang susuot ng magandang damit, sila'y mukhang maayos, tama po? Katulad nito, kung may sino man na nagsuot ng isang suit, siya'y mukhang mature. Kung magandang damit, sila'y mukhang maganda din. Opo. Ang isuot si Jesus ay maging katulad ni Jesus. Hindi pat nangangahulugan iyon na dapat magkaroon ng isipan, kilos, at magsalita na katulad ni Jesus. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo, huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Upang masunod ang mga pagnanasa nito. Kundi tinan po ninyo sa 1 Pedro 2 verse 11 na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang hindi na bagong likas na pagkamakasalanan ay nakikipaglaban sa aking espiritu. Ito ay laban sa espiritu. Sa Galatia chapter 5:17, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa espiritu. Ang likas na pagkamakasalanan ito ay sinusubok ang Panginoon. Sinasalungat siya nito. Ito'y umiiral pa din sa likas na pagkamakasalanan. Kaya nga, huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Iniisip lang ba nating mga Kristiyano kung paanong papakainin ng laman at mamuhay ng mga maayos sa araw at sa gabi? Sa halip ay kung paano ako mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Itong dapat isipin, paano malulugod ang Panginoon? Sa Efeso 5 verse 8 hanggang 9, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Tayong lahat ay dating mga kadiliman. Dahil tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Tingnan po natin sa Efeso. Sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 9, magmula verse 8 hanggang 9, basahin po natin ang sabay, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid, at katotohanan. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, tayong lahat ay dating kadiliman, dahil tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Subalit ngayon, tayo ay ligtas na. Tayo ang liwanag sa Panginoon. Tayo'y naging liwanag din sa pamamagitan ng pagtanggap ng liwanag ng Panginoon. Ang araw, ito po'y maliwanag. At ang buwan, ito naman, nire-reflect naman ito ang liwanag. Nagniningning ang buwan sa pamamagitan ng pag-reflect sa liwanag ng araw. At tayo rin ay sumasalamin sa liwanag ng Panginoon. Ngunit kung minsan, ang buwan ay hugis crescent. Tulad ng isang maliit na piraso ng isang pinutol na kuko. O parang isang kilay. Pagkatapos ay magiging kalahating buwan. Pagkatapos ay isang kabilugan ng buwan. Ang hugis ng ating mga liwanag, ito man ay crescent ng buwan o kalahating buwan ay nakadepende kung gaano natin isinusuko ang ating sarili sa Panginoon. Kung higit natin isinusuko ang buhay natin, maisisikat natin ang liwanag ng Panginoon na parang kabilugan ng buwan. Kaya sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Yes, tayo po ang ilaw. Ngayon, tayo ang liwanag. Tayo dapat na tumanggap ng liwanag mula sa Panginoon at maging ilaw. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Ang Diyos ay liwanag at tayo ay mga anak ng liwanag. Kailangan nating iwaksi ang lahat ng mga gawa ng kadiliman. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Ang bunga ng Espiritu ay mabuti, matuwid at katotohanan.
Dapat natin itong isabuhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Umiwas sa mga kaihiyan, kasinungalingang gawa. Hindi ba natin kayang mamuhay ng hindi kahiyahiya kahit na mahayag ang lahat sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao? Hindi po ba kaya? Wala tayong dapat itago sa ating mga puso. Tulad ng mga anak ng liwanag, may katapangan at walang dapat na ikahiya. Mahirap po ba ito? Mabuhay ka ng ganyan. Kailangan mo lang ay iwaksi. Efeso chapter 4 verse 21 hanggang 24. Chapter 4 verse 21 hanggang 24. Efeso chapter 4 verse 21 hanggang 24. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, si Jesus ang katotohanan. Kung tunay na siya inyong narinig mula sa kanya na katotohanan, kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya, ang ibig sabihin ng matutuhan ang Biblia ay ang matuto mula sa Panginoon. Ang Diyos ay liwanag, ang Panginoon ay matuwid. Siya ay maluwalhati. Kaya nga, dapat tayong matuto mula sa Panginoon, dahan-dahan, nagiging mas katulad ng Panginoon. At ang ating pag-uugali at buhay ay dahan-dahan, nagiging katulad ng sa Panginoon. Gayun din, kung titingnan po natin sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya kung ako ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa akin, ako ay dahan-dahang magiging tulad ng Panginoon. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Katulad ng sinabi ng Panginoon, katulad kung paano mag-isip ang Panginoon. Katulad kung paano kumikilos ang Panginoon, dahan-dahan tayong dapat maging tulad niya. At kapag bumalik na ang Panginoon, ang ating katawan ay magiging katulad din ng sa Panginoon. Bago baguhin ang ating katawan, na katulad ng maluwalhating katawan ng Panginoon, ang ating puso at buhay ay dapat mabago ng dahan-dahan. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Kung kayo'y tinuruan sa kanya, ano ba ang layunin ng pag-aaral? Ang layunin ng pag-aaral ay bago matuto ng maraming kaalaman at gumawa ng malalaking bagay, ang pinakalayunin ng edukasyon ay ang maging mahabaging tao. Ano ang layunin ng pag-aaral ng Biblia? Tayo ang mga taong matapos maunawaan ang biyaya ng Diyos, matapos maunawaan ang pag-ibig ng Diyos, matapos na maligtas, at pagkatapos na manahan sa atin ang Panginoon, natuto tayo tungkol sa Panginoon at nagiging tulad tayo ng Panginoon, namumuhay tayo ng magandang buhay tulad ng Panginoong Jesus, at habang ginagawa natin ang ating makakaya upang maging tulad ng Panginoon, sa bandang huli tayo mapupunta sa kaharian ng Panginoon kasama ng matuwid na katawan, ang maluwalhating katawan, at mamumuhay kasama ng Panginoon sa kaluwalhatian. Dapat unti-unti tayo maging tulad ng Panginoon. Kahit na nakikita ko ang mga taong naunang naligtas, hindi naman sila ganun. Nakikita mo yon? Nakikita mo ba ang kanilang mga maling gawa? Dapat mong sundin o tularan ang mga taong espiritual na mas matured, mas masunurin, mas magandang halimbawa. Nahaaliw ko ba sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa mga taong mas masahol pa kaysa sa iyo? Mas maganda ako sa kanya, at least mas maganda ako sa kanya. Kapag nakikita ko ang mga taong mahihirap, mas mahirap kaysa sa akin sa mundong ito. Kung ikukumpara sa kanila, mas mayaman tayo. Huwag ka mag-isip na mas mababa ka sa kanila. Ngunit sa espiritual,
Dapat nating sikaping maging tulad ng mga taong mas mabuti kaysa atin. Yun ang tama. Ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkataon na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Ano ang ibig sabihin ng lumalaki? Sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Alam nyo, bago maligtas simula kay Adan, may likas na pagkamakasalanan ang naipasa mula kay Adan. Kaya nga alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Alam nyo, yung isang uod ay nagiging tutubi. At pagkatapos, ito ay lilipad. Nagiging tutubi ito at lumilipad, pero isang paliwanag ang narinig ko. Ang uod na ito, siya ay dumidikit sa mga ugat ng damo at dahan-dahang inaalis ang balat nito ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, at pagkatapos ng ika-apat na pag-aalis, ito'y nagiging tutubi at lumilipad. Dapat natin patuloy na iwaksi. Dapat isa-isa nating iwaksi ang ating mga maling gawain. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Doon, hindi tayo dapat magsuot ng damit para matakpan iyon at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip ayon sa wangis ng Diyos. Dapat tayong mabago sa espiritu at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Opo, isang bagong pagkatao, dapat nating patuloy na alisin ang luma. Kung may mga bagay kang hindi na itapon, dapat mong itapon isa-isa. Huwag dapat natin itong panghawakan at itago na para bang isang kayamanan. Huwag po. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Maging ang isang bagong nilalang, yung pagiging isang bagong nilalang, ito po'y biglaan. Kung ang Panginoon ay nasa akin, ako'y nasa Kanya, ako'y na kay Kristo. Kung ako'y nasa Panginoon, siya'y bagong nilalang. Bagong nilalang. Isang tao na bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Tingnan! Tingnan natin! Hindi ba't magandang mamuhay ng isang buhay na may tiwala sa sarili? Ako'y isang taong ligtas. Ako'y isang Kristiyano. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay wala na sa kadiliman. Ako ay liwanag. Kaya pagkatapos itakwil ang mga maling gawa, narito, ako'y naging isang bagong nilalang. Pwede ba tayo maging ganun? Ha? Kung titinan po natin sa Mateo chapter 5 verse 48, sabi ni Jesus, kaya't kayo ngay maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos Ama ay sakdal. Gayun pa man, tayo miserableng makasalanan. Paano tayo magiging sakdal gaya ng ating Diyos Ama? Naligtas tayo para maging sakdal. Kaya kung paano ang Ama ay banal, kayo ngay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya unti-unti tayong nagiging sakdal. Kung dakila ang Ama, sinasabi niya sa kanyang anak na maaari ka lamang maging kalahati ng kakayahan ko. Imposibleng maging mas mahusay kaysa Ama. Ngunit nais ng anak na maging katulad ng kanyang Ama. Gayun pa man, sinasabi lang natin na, sabi ng Biblia, ngunit paano tayo magiging ganon? Magagawa ba natin ito sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan? Sa pamamagitan po ng biyaya at pag-ibig ng Diyos, nakatanggap tayo ng ganap na kaligtasan. At pagkatapos na maligtas sa pamamagitan ng Espiritu at ng salita ng Diyos, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Kung gusto lang natin ito, kung hahanapin lang natin ito, babaguhin niya tayo. Hindi tayo mababago sa isang araw. Gaya kung paanong dahan-dahan ang paglaki ng isang bata. Kapag bata pa ang isang bata, hindi sila nahihiya kahit na sila'y hubad. Sila'y dumudumi, umiihi kahit saan. Sumisigaw, umiiyak. Wala silang alam na mahalagang bagay. Pagkatapos lumaki ng kaunti, malalaman na niyang bawal ang umihi kung saan-saan. Na may mga bagay na gusto at hindi gusto ng mga tao. At matututo silang mag-ingat.
At pagkatapos kapag lumaki pa, matututo siyang kumilos ng tama, mag-ayos upang mapasaya ang mga magulang. Hindi ba dahan-dahan bumubuti ang bata? At pagkatapos, kapag siya'y lumaki, siya'y magiging katulad ng kanyang ama. Alam niyo, natutuwa po ako sa mga taong may mabuting anak. Kahapon, nagkita po kami ng isang dikon at ng kanyang anak. Sabi niya, ito po ang anak ko. Kilala ko siya at ang pangalan niya. Matagal na at naging mabuting tao na po siya. Saan ka na nakatira? Nakatira na po ako dito. Siya'y gwapo at maamo, gaya ng kanyang ama. Sobrang proud po ako sa kanila. Ipinagmamalaki ng dikon ang kanyang anak. Siyempre, anak ko ito. Ipinagmamalaki siya ng dikon, yung kanyang anak. Kung gumagawa tayo ng mali, ang anghel na nagpoprotekta sa atin ay maaaring magsabi sa Diyos na, Diyos Ama, baka malungkot ka dahil sa iyo pong anak. Baka sabihin po ito ng anghel, hindi po ba? Pagkatapos baka sabihin ng Diyos na, pakiusap, bantayan mo nga siya ng mabuti. May anghel na nagpoprotekta sa atin. Ang bawat taong ligtas ay may anghel na nagpoprotekta sa kanila. Ang anghel ay nagpaparoon at parito sa pagitan ng Diyos at sa atin at nag-uulat sa Diyos kung ano ang ginagawa nating mabuti at masama. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba? Hindi po ito biro. At sinabi ni Jesus sa Mateo 18, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Kayo mga anghel nagpaparoon pa rito sa pagitan ng mundong ito at ng Diyos upang iulat ang ating ginagawa. Diyos Ama, napakadakila at ang buti ng anak mo. Baka matuwa ka po. Siyempre, pinuri ng Diyos si Job kay Satanas, hindi po ba? Sinabi ng Panginoon kay Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Mga kapatid, matutuwa at ipagmamalaki tayo ng Diyos ng gusto kapag sinunod natin ang salita ng Diyos at unti-unting nagbabago. Tingnan mo ang anak ko. Tingnan mo itong anak ko. Maging sa mga taong ligtas, iniisip natin na ang mga kapatid bilang mas mahalagang nilalang kaysa sa mamahaling ginto kapag natanggap nila ang kaligtasan at nababago ang kanilang buhay. Gaano po sila kahalaga? Kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito ang utos. Kailangan nating alisin ang lumang pagkatao. Inaalis ng paulit-ulit, patuloy tayong nagtatanggal ng marurumi at mababahong damit. Kaya maging malinis at banal, tinatawag itong pinong lino, makintab at malinis. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating itakwil ang lahat ng dating pamumuhay at maging bago araw-araw sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Bago po. Bago. Tingnan po natin sa 1 Thessalonica, chapter 5. 1 Thessalonica, chapter 5. Verse 4 hanggang verse 8. Chapter 5, verse 4 hanggang 8. 1 Thessalonica, chapter 5, verse 4 hanggang 8. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino, sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Sabay-sabay po nating basahin ng verse 8.
Verse 8, sabay-sabay, ngunit palibhasay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Maraming talata tungkol sa pagdating ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao'y darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Masdan ninyo ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. Kaya nga, hindi darating na may abiso ang magnanakaw. Dumarating siya kapag ang lahat ay mahimbing na natutulog sa gabi. Ngunit kayo ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Kaya't ang mga gising ay hindi mabibigla gaya ng sa isang magnanakaw. Maaaring matulog ang kanilang laman, ngunit gising ang kanilang puso. Isang araw, nagkaroon ako ng magandang panaginip. Hindi lang panaginip, kundi minsan magandang salita ang lumalabas sa aking isip habang natutulog. Paulit-ulit kong iniisip ito at isinusulat ito kaagad pagkagising ko para hindi ko makalimutan. Kahit natutulog ang laman natin, dapat po ay gising ang ating puso palagi. Palagi. Kaya nga, ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Bakit po? Darating ang araw na gaya ng magnanakaw para lang sa mga natutulog, pero hindi para sa taong gising. Parang araw dahil lagi siyang gising. Upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya ng sa magnanakaw. Kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag. Ang Diyos ay liwanag at tayo ay kanyang mga anak. Anak ng liwanag. Tayo ay kabilang sa liwanag. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo ay manatiling handa at magpakatino. Huwag tayong matulog gaya ng iba sa mga taong nasa mundong ito o managinip ng walang kabuluhan, makamundong bagay, kundi manatiling handa at magpakatino. Ang ibig sabihin, magpakatino. Ito yung buhay na may takot sa Diyos, na may kalinisan. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi. At ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit, sabi dito, verse 8, ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya. At ng pag-ibig at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Naisulat po ito dito ng detalyado. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo ay manatiling handa at magpakatino sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi. Ang mga natutulog, natutulog sa gabi. Hindi ibig sabihin huwag nang natutulog sa gabi ang ating laman. Hindi po. Ang ating mga puso ay dapat na maging gaya ng sa mga anak ng liwanag. Hindi tayo dapat matulog dito sa sanlibutan o pangarapin ng sanlibutan. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang mga naglalasing ay naglalasing sa gabi, ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw ay magpakatino tayo. Hindi lamang lasing sa alak, kundi lasing rin sa salapi, lasing sa babae, sa kapangyarihan, sa otoridad, at di pa pang walang kabuluhang mga bagay. Ang lasing ay wala sa sariling pag-iisip. Kaya sa araw ng Pentecostes, nang ang mga banal ay puspos ng Espiritu at ipinangaral ang salita ng Diyos na may katapangan, sabi ng mga Hudyo, sila'y lasing sa bagong alak. Kaya sumagot si Pedro, ang mga ito hindi lasing na gaya ng inyong inaakala sapagkat ngayon ikatlong oras pa lamang. Subalit ang mga ito ang binuhusan ng Espiritu. Ang mga taong binuhusan ng Espiritu ay matapang na ipinangaral ang salita at matapang na kumilos bilang mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga tao sa sanlibutan ay mga lasing. Nang ipinangaral ni Pablo ng matapang ang Ebanghelyo, ano ang sinabi sa kanya ni Haring Agripa? Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpabaliw sa iyo. Ngunit sinabi ni Pablo, hindi ako baliw, kagalang-galang ng Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko. Loobin nawa ng Diyos na madali, na sa madali o matagal man, ay hindi lamang ikaw kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman maliban sa mga tanikalang ito.
Kaya napakadakila si Pablo. Hindi ako baliw, kundi mga salita ng katotohanan at katwiran ang sinasabi ko. Sa ibang mga tao, siya ay tila baliw, pero napakatapang niya. Kaya nga, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Kaya dapat nating isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ng maging helmet, ito ay ang pag-asa ng kaligtasan. Isuot ang baluti ng pananampalataya. Isuot ang baluti ng pananampalataya. Opo, napakaraming salita sa Biblia patungkol sa kung dapat mamuhay ng nararapat bilang born-again Christian. Basahin natin muli sa 1 Tesalonica, 1 Tesalonica chapter 1, sa verse 5 hanggang verse 7. 1 Tesalonica chapter 1, verse 5. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. At kayong naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita na sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo, ano pat kayo naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Opo, ito ang mga kapatiran sa Tesalonica. Nakinig sila sa salita ng Diyos mula kay Pablo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kapag may nakapakinig ng ebanghelyo at sabi niyo, wow, napakarami kong napakinggang magandang salita ngayon, mabuti ito sa akin. Tapos na? Ngunit, kapag ang mga brothers at sisters ay nakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kapag ang Espiritu Santo ay kumilos, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Ang sinasampalatayanan ng mga tao sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo at sa kapangyarihan at sa lubos na pagtitiwala ay ang gawa ng Espiritu Santo. Ang dapat na panampalatayanan ng mga tao ay ang gawa ng Espiritu Santo, sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Kaya, kapag may isang taong naligtas, maaari niyang sabihin na, tama, naunawaan ko na ito ngayon. Napakinggan ko na ito ng mahabang panahon, ng paulit-ulit. Ngunit, ang salita ay nasa isip ko lamang at naglalaho din. Ngunit, ngayon ay iba, naunawaan ko na. Oo, tama, naunawaan ko ito ngayon. Hindi na lang sa kanyang isip lang, kundi naunawaan niya talaga ito. Kahapon din ay may nagsabi, nananampalataya na talaga ako ngayon. Opo, ito ang pagkilos ng Espiritu Santo sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at lubos na pagtitiwala. Sa lubos na pagtitiwala. Pagkatapos nito, kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinatanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Sa Tesalonica, maraming mga tao ang umusig sa mga taong nananampalataya kay Jesus at sinubukang patayin si Pablo. Siya ay halos patay ng ipinangaral niyang ebanghelyo sa aklat ng mga gawa. Gayunman, tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Ang Iglesia ng Tesalonica ay naunawaan ng lubos ang ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At mayroong malaking kagalakan sa pag-uusig. At tinanggap nila ang katotohanan na may kagalakan ng Espiritu Santo. May masaganang kagalakan sa kapighatian at pag-uusig at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon. Hindi lamang sila nanampalataya, kundi tinularan din nila si Pablo. Tinularan nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya naman, ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Akaya. Mayroong malaking iglesia ng Tesalonica sa malaking lugar ng Macedonia. Pagkatapos ito, mayroon sa Akaya at sa iba't ibang mga lugar, sila ay naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya. Yung mga taga-Tesalonica ay naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya.
Itong iglesia ng Tesalonika ay naligtas at sumunod sa Panginoon, tumulad sa Panginoon. At tinularan din nila si Apostol Pablo at ang mga apostol. At sila ay naging halimbawa sa ibang mga iglesia sa palibot nila. Kaya nga ang balita ng kanilang pananampalataya ay malawakang kumalat. Dapat tayong manampalatayang tulad nila. Kaya yung mga kapatid, mayroong mga halimbawa sa pananampalataya. Dapat natin silang tularan. Huwag kayong sumunod sa mga walang kabuluhang bagay. Kayo'y naging tagatulad. Opo, dapat na akong matapos agad. Hanapin natin sa Biblia ang isa pang bagay. Tingnan natin sa mga awit 110. Mga awit 110. Verse 3. Mga awit 110 verse 3. Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog ang kagaya. Gusto ko po talaga ang verse na ito. Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Kailan ang araw ng kapangyarihan? Ito ang araw kung kailan natin naunawaan ang biyaya ng Diyos. Nang nanampalataya tayo, hindi lamang sa salita, kundi sa kapangyarihan at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Dapat ay mayroong araw na ito. At ang araw na ito ay dapat na magpatuloy. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sinabi ng Biblia na kung ako ay puno ng biyaya ng Diyos sa Espiritu Santo, may papahayag ko ng buong tapang ang Ebanghelyo. Araw ng iyong kapangyarihan, ang araw ng kapangyarihan ay dapat na magpatuloy. Sinasabi natin, oo, nang naunawaan ko ng una ang biyaya, ito'y mabuti. Ngunit hindi na ako mabuti ngayon, nanlamig na ako. Ay huwag pong ganun. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa lubos na pagtitiwala ay dapat na magpatuloy. Ang pasasalamat, kagalakan, dapat na sumagana. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, hindi ang kaligtasan, kundi ang kagalakan ng kaligtasan ang nawawala. Kaya, na nakagawa ka ng kasalanan si Haring David, sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagdiligtas at alalayan ako na may Espiritu ang nagnanais. Ang Espiritu Santo ang nagpapanumbalik ng kagalakan ng kaligtasan. At kung mayroong kagalakan ng kaligtasan, makakapamuhay tayo para sa Panginoon nang may pasasalamat. Kusang loob na iahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Sinusuot po natin ang banal, yung balabal ng kabanalan. Gaya po sa Isaiah 61 verse 10, ako'y magagalak na mabuti sa Panginoon. Ang aking buong pagkatao'y magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisa niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran. Balabal ng katwiran. Kaya nung tayo ay naligtas, inalis ng Diyos ang ating maruming kasuotan at binihisan tayo ng damit ng kaligtasan. Pagkatapos ay ng balabal ng katwiran. At nang sinunod natin ang salita ng Diyos, kusang loob na inihandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Ang taong ligtas ay kusang loob na maghahandog sa kagandahan ng kabanalan sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung kayo'y kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kusang loob na inihahandog ng iyong bayan. Sa Filipos chapter 2 verse 21, sabi ni Pablo, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, na sa anuman ay hindi ako mapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, kundi gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. May isang bagay na ninanais ni Apostol Pablo. Mayroong ninanais na pag-asa, ano po ito? Dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Tanging si Kristo ang dapat na dadakilain, paglilingkuran. Paglilingkuran ang alipin ng kanyang Panginoon, hindi ba? Hindi nila binibigyang lugod ang kanilang sarili, binibigyang lugod nila ang kanilang Panginoon. Kaya nga sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Anuman ang ating kinakain o iniinom mo, anuman ang ating ginagawa, dapat nating gawin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Nabubuhay tayo na pinararangalan ang pangalan ng Panginoon. At kung namamatay tayo, pinararangalan ang pangalan ng Panginoon. In life or death, my Lord, thy will be done. Sabi sa Roma chapter 14, walang sinuman sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili. Walang sinuman na namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Hindi ho ba? Tama po ba? If I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. Ito ba ang himno na palagi ninyong inaawit? Ngunit inaawit lang ninyo ito, I belong to you in life or death. Ngunit ang puso ay iba. Yung puso nila ay iba, hindi tugma. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa. Maaari tayong mabuhay o maaari tayong mamatay. Kahit na mabuhay man tayo, ito ay para sa Panginoon. At kung mamatay tayo para sa Panginoon, kusang inihahandog ng iyong bayan ang kanilang sarili, tayo ay may kagalakan na naghahandog sa Panginoon. Sa unang, ikalawang Korinto 8 verse 2, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Kaya nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem. Kaya't ang mga banan sa Macedonia ay gumawa ng handog upang makatulong sa iglesia ng Jerusalem. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Nagkaroon sila ng kagalakan sa gitna ng labis na kahirapan at kapighatian at ginawa ang kanilang handog na nag-uumapaw. Ako ang makapagpapatunay na sila'y kusang loob na naghandog, nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kamangha-mangha po ito. Nang ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagkaroon tayo ng kusang loob na ibigay ang ating sarili. Puso na mabuhay para sa Panginoon at puso na mamatay para sa Panginoon. Hindi ba natural lang ito? Iniwan ng Panginoon ang kanyang maluwalhating trono sa langit upang iligtas tayo, pumarito sa sanlibutan, tiniis ang lahat ng pagsubok at kapighatian na maaaring harapin ng tao at ibinuhos ang lahat ng kanyang dugo at tubig doon sa krus upang iligtas tayo. Ano naman ang ginagawa natin ngayon para sa Panginoon? Ano po ang ginagawa natin para sa Kanya? Kahit namamatay tayo para sa Panginoon ng 100 beses ay hindi natin masusuklian ang biyaya ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Hindi rin tayo maaaring mamatay ng 100 beses para sa Panginoon. Subalit, hindi ba tayo pwedeng mabuhay para sa Panginoon ng 100 beses lang? Dapat tayong mabuhay para sa Panginoon. Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 19. Apokalipsis chapter 19. Verse 14, Apokalipsis chapter 19 verse 14, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Ito po ang mangyayari sa ikalawang pagdating ni Jesus. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Sino ang nakasakay sa kabayong puti? Sa verse 11, at nakita ko na buksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagdigma. Verse 16, at siya'y mayroong isang pangalan na kasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino po ito? Ito po si Jesus, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya noong si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, siya ay nakasakay sa isang asno. Ang prinsipe ng kapayapaan, siya ay sumakay sa isang asno dahil siya ay mapagpakumbaba. Gayunpaman, sa pagbabalik niya, siya ay darating bilang mananakop na nakasakay sa kabayong puti.
Siya'y darating bilang hari ng mga hari. Hari ng mga hari. Si Jesus ay darating na nakasakay sa kabayong puti. Verse 14, ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at sila'y may damit na pinong lino na maputi at dalisay. Naisip ko pong ipaliwanag ang bahaging ito. Si Jesus ay nakasakay sa kabayong puti at pagkatapos ay ang mga hukbo ng langit ay may damit na pinong lino, maputi at dalisay. Sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti. Sino po ba ang mga taong ito? Sino po yung mga taong ito? Sino po sila? Ang mga taong ito ay ang mga ligtas. Isipin po natin ito. Isipin po natin. Ang mga ligtas na banal ay nakasuot ng puti at malinis na pinong lino. At ang Panginoon ay nakasakay sa kabayong puti. Marahil ang kabayong puti ay may mga pakpak. Lilipad ito ng libu-libong kilometro sa isang saglit. Wala pong kotse sa langit, ha? Nakasakay sa kabayong puti doon sa langit. Ako po, gusto ko po talaga yung mga kabayo. Wala pong kotse sa langit. Kabayong puti ang meron. Gusto ko po talaga yung mga kabayo. Ang kabayo ang pinaka, sila yung the best sa mga hayop. Masarap sa pakiramdam kapag nakasakay sa kabayo. Masarap rin po sa pakiramdam na makakita ng tumatakbo ang kabayo. Si Jesus ay nakasakay sa kabayong puti at sa kanyang hita ay nakasulat, hari ng mga hari. Tayo rin po ay susunod kay Jesus na nakasakay sa mga kabayong puti. Hindi ba't napakadakila po nito? Kaya nga ano ang dapat natin gawin ngayon? Maging sa mundong ito, dapat tayong magsuot ng malinis na pinong lino at sumunod sa Panginoon. Alam po ba ninyo yun? Alam niyo po ba? Gawin po natin ang lahat. Kaya, dapat tayong mamuhay sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos, ng mga naligtas para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Aman Diyos, sa mga huling panahon na ito kung saan ang araw ng pagbabalik ng Panginoon ay malapit na, salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya at sa pagsama at sa pagtulong sa amin upang makapamuhay kami sa natitira naming buhay bilang mga anak ng Diyos. Kami po ay hindi na taga-sanlibutan o sa kadiliman pa, kundi kami ay mga banal na mga anak ng Diyos. Kami ay mga anak ng liwanag. Kaya nais po naming mabuhay sa nalalabi naming buhay sa pagsunod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Aming Diyos, gabayan mo po kami upang mapagtagumpayan namin ang mga pagnanasa ng laman sa natitira pa sa aming puso at mamuhay sa natitira naming buhay bilang mga anak ng Diyos na suot ang isang bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa lubos na katuwiran at kabanalan. Pakiusap, gabayan mo po gabayan mo po ang buhay namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makatayo kami ng walang anumang dapat na ikahiya sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na siyang malapit nang dumating. Ang aming katawan at kaluluwa ay sa iyo na binili sa pamamagitan ng iyong dugo. Kaya pakiusap, gabayan mo po kami upang magawa namin na ibigay ang aming kagalakan, ang aming buhay sa iyo at mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.